Nagliningning ang kalangitan sa Kidapawan City sa fireworks display ng Kidapawan City Pilot Elementary School. Napawaw ang mga residente sa fireworks display na nagtagal ng 15 minuto. Layon umano nito na himukin ang mga residente na imbis na magpaputok sa kani-kanilang mga bahay ay tumalo na lang sa community fireworks display. Alinsunod ito sa Executive Order 28 na naglilimita sa paggamit ng mga paputok para maiwasan ang disgrasya at kasasaktan ng bagong taon. Sa Quezon City, tuloy-tuloy sa pag-iikot ang mga tauhan ng pulisya para paalalahanan ng mga residente na iwasan ang paggamit ng mga paputok. Sinita rin nila ang grupo ng mga nagbibidyoke at mga nagiinumang ito sa barangay Batasan. Sa Bukawe, Bulacan naman ay itinuturing fireworks capital ng bansa, nag-inspeksyon din ang pulisya. Wala namang nakumpiskang mga illegal na paputok, pero nakaantabay sila para masigurong walang makakapagpuslit na mga bawal. Lalo na't karaniwan daw na naglalabasan ng mga nagbebenta nito habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. Sa South Cotabato, nagsimula ng magsulputan ang mga nagtitinda ng paputok sa lugar. Pero ayon sa mga tindera, mas matamlay ang bentahan ng mga paputok ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. Dati, pabulto-bulto mamili ang iba. Ngayon, paisa-isa na lang. Bahagya din daw kasing tumaas ang presyo ng mga paputok. Kaya ang ilang negosyante, nagsimula na ring magbenta ng mga turotot. Ganito rin ang eksena sa Lawag City, Ilocos Norte. Pero kung matumal ang bentahan ng mga paputok, mabenta naman ngayon ang mga turotot na mas ligtas at mas mura. Kahit na naghihigpit ang mga otoridad sa kampanya kontra paputok, naghahanda pa rin ang mga ospital sa lungsod sakaling may mga masugatan. Naka-code white na rin ang mga ospital